Narito na naman po tayo para po mag-umpisa sa work natin. Sa nakaraang video po natin, nakita nyo po kung paano po tayo nakapag-buhos ng maayos. Then ngayon po, mag-aasintada po tayo ng hollow blocks. Kahapon po, nakapag-aasintada na po tayo. Pero ngayon po, ang gagawin po natin ay dito po sa tapat ng may hagdan. Sa video po natin ngayon, ipapakita ko po kung paano po mapapabilis ang pag-aasintada po natin ng hollow blocks. Pero siyempre, kailangan po mag-level po muna tayo. Dahil wala po akong helper, diniskarte ko na lang po kung paano po ang pagle-level po nang walang kasama. Panoorin na lang po natin para makita nyo kung anong diskarte ginawa ko. Sa gitna po, nakuhita na po natin yung levelasyon din. Yung hose po, italik po natin sa kabilang dulo ng battle board. Then, itapat lang po natin yung tubig sa levelasyon kinuha po natin sa gitna para po maguhita natin sa kabilang dulo ng battle board. Saka po natin guhitan. 22 cm po ang sukat na ginamit ko. Standard po yon para po sa taas ng hollow blocks at mortar niya. Saka po natin pakuan at ikabit na po natin yung tansi para maumpisa na po ang CHB laying. Sa video po natin ngayon, may tips po akong ituturo sa inyo para po mapabilis ang CHB laying natin, para po may mapull kayong konting idea at may apply nyo po sa trabaho nyo kung kayo po ay mag-aasintada. Para po mapabilis ang CHB laying po natin, ang tips ko po sa inyo, kapirasong plywood lang po ang kailangan natin. Kaya panoorin po ninyo kung paano ko gawin ito. Kung papansinin po ninyo, napakasimple at madaling gawin lang po ito. Compare po sa kutsara po ang gamit natin. Kahit na po sabihin po natin na malapad ang kutsara ninyo, mas mabilis pa rin po ang ideyang ito compare po sa malapad na kutsara. Marami pong mga mason na mabibilis pong mag-asintada ng hollow blocks. Pero mas bibilis po sila kapag ganito pong idea ang gagamitin nila. At sa mga baguhan naman po, siguro po mas applicable po kung gagamit po kayo ng ganito. Importante po sa lahat, mas mabilis pong magpalaman sa hollow blocks kapag ganito po ang gagamitin ninyo compare po sa malapad na kutsara. Bibihira na po kasi sa mga mason ang gumagamit ng ganito, kaya po isineshare ko lang po sa inyo para po kahit po sa mga baguhan ay may konting kaalaman po silang matutunan. Hindi ko naman po sinasabi na lagi po tayong gumagamit ng ganito. Ang sabi ko nga po, marami pong mga mason ang mabibilis pong mag-asintada ng hollow blocks. Kaya po, sa video po natin ngayon, ibinabahagi ko lang sa inyo ang kapakipakinabang na idea na maaari pong makatulong sa inyo, lalo na po sa mga bago pa lang nag-aaral magmason. Try nyo lang po. Wala namang mawawala kung susubukan nyo. Sa paglalagay po ng palaman sa hollow blocks, lalo na po sa paglalagay po ng mortar, mas comfortable po siyang gamitin. Sa paraan pong ito, gamit ang kaprasong plywood, napapabilis po yung gawa natin.
Subscribe po sa akin at sa mga viewers po para po makatulong po sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na po doon sa mga nag-comments po sa YouTube channel natin, kahit po may ilang bashers, maraming salamat din po sa inyo. Ganyan po yung ginagamit nating plywood sa pag-aasintada. Hanggang dito na lang po muna yung asintada natin kasi po magbibintana pa po tayo dyan. Patigasin po muna natin. Then, dito naman po tayo sa kabilang side mag-aasintada.
Pag ganyan pong tigil po muna yung asintada natin ng hollow blocks. Kailangan po, kapag lalagyan po natin ng palaman yung hollow blocks, huwag po nating punuin. Para po sa susunod po ng latag ng hollow blocks, may matibay po siya, may kakapitan po. Marami pong salamat sa panonood. Sana po may natutunan kayo sa video po natin ito.